So yun eh guys, nakakabit na yung aming service entrance. Yan, ganun siya. Cool. Yan. Okay. Tapos, meron na din ito ng water. Hi guys, good morning. Welcome sa part 3 ng aming Meralco application. Naka-receive na kami ng yellow card ulit galing sa Meralco. Patunay na okay na yung service entrance at naikabit na yung meter base doon sa property namin. So, sa last video, pwede nyo makita yung link dito or sa description box below. Pinakabit na namin sa developer yung service entrance or yung meter base namin. Pumunta kami ulit sa Meralco. Pumila kami sa Meralco para i-provide ulit yung form na binigay nila before, yung issuance form. Tapos, pina-encode lang to dun sa Meralco. Patunay na. Nakabit na yung service entrance and ready for inspection na ulit. Actually, sobrang bilis lang eh. Naikabit yung service entrance namin ng Thursday. Binalik namin sa Meralco ng Friday. And then, Monday na survey na agad nila for inspection. Tapos, eto na ulit yung yellow card. Ang naka-check dito actually, certificate of final electrical inspection, which is meron na kami. So, sabi ng Meralco, dalhin lang lahat ng requirements. Meron kami itong mga papers na dala namin galing munisipyo. At saka, itong mga yellow cards na to. So, dadalhin lang to sa kanila. And then, pinagbabayad na kami ng bill deposit. Naka-receive din pala kami ng email to confirm na ready to proceed na yung application namin. And naka-indicate doon kung bill deposit na kailangan namin bayaran. Parang around 1,580 yung babayaran para ma-process yung application. And ang next step na dito after magbayad ng bill deposit is ikakabit na nila yung meter dun sa property mismo. And then may Meralco ka na. Process na natin to para matapos na yung Meralco. Welcome back. So, tapos na kami sa application namin sa Meralco. Nakapag-bill deposit na rin kami ng 1,580. Tapos na-issuehan na kami nito. Yan. So, naka-indicate na dito yung dito yung receipt na binayaran namin. Tapos, ano pa meron dito? Ayan. Tapos, yung contract account number nakasulat na din dyan. Ayan na yung may handwritten. Tapos, may binigay din sa amin parang waiver na paper. Hindi ko lang na-picturean. Pero, sabi ni ate doon sa Meralco, ikabit lang daw namin yun dun sa may service entrance, sa meter base, para ikabit daw yung metro namin kahit walang tao dun sa unit namin. So, anticipated nila ng mga 2 to 3 days or 3 to 5 days makakabit na yung metro namin. So, yun lang. Ang galing. Mabilis lang actually si Meralco. Ang mahaba lang doon is yung pagpila kasi ang dami nilang customer. Dito sa Rosario branch at that time, nasunog daw kasi yung building nila. Sabi ng security guard. So, naka-temporary site sila. Nung naka-temporary site sila, na-disable din yung appointment feature sa Meralco online. Kaya hindi kami nakapag-set ng appointment doon. Imbes na mag-set ng appointment, kailangan pang pumila. So, yun, i-update namin kayo once nakakabit na yung meter namin doon sa property. Pero, sana tomorrow meron na para kasi maglilipat na kami ng bahay soon. So, mas okay sana na nakakabit na siya. So, yun, dito na nag-e-end ang aming Meralco application vlog. Thank you so much for watching. If hindi ka pa nakasubscribe, follow and subscribe this channel. Thank you! Hi guys! Pabalik kami ngayon sa bahay namin kasi sabi nung kapitbahay ko nakabit na daw yung meter ng Meralco namin. So, sisilipin namin ngayon kung anong tsura, kung ano nangyari doon. Pero, ang bilis lang niya kasi parang kahapon lang kami nagpunta sa Meralco para sa pagbabayad ng bill deposit. Tapos, sabi 2 to 5 days daw para makabit yung meter. Pero kinabukasan na ikabit na rin agad nila. So, ang bilis lang, diba? Ang bilis lang ng Meralco. Actually, yung nagpapatagal lang dun is yung haba ng pila. Yung haba ng pila sa Meralco. Pero kung yung Meralco business center naman
mga napupuntahan ninyo, meron silang appointment facility, I think mas mapapabilis siya. Kasi yung sa Rosario nga lang, dahil wala silang appointment facility, doon kami medyo natagalan sa pagpila. Pero if ever na mag-a-apply kayo, tapos tingnan nyo na lang doon sa website ng Meralco kung applicable na mag-appointment doon sa branch na pupuntahan nyo. Kasi malaking tulong talaga na naka-appointment ka na para hindi ka na kailangan pumila ng mahaba. So, yun lang. Thank you for watching!